Hi there! Ibabahagi ko po sa inyo ang cleansing diet ni Ernie Baron. Ano ang cleansing diet? Tulad ng ipinahihiwatig nito, ang cleansing diet ay paraan ng pagdidietang maglilinis sa mga natipong dumi sa loob ng katawan. Napag-alaman ng mga dalubhasa na ang marami sa ating mga sakit ay nakuha natin mula sa mga pagkain at inuming maasido or acidic, o kaya'y lumilikha ng asido kapag pumasok na sa katawan ng tao or acid forming. Ang sobrang asido sa katawan ay masama sa kalusugan tulad ng sobrang uric acid at hyperacidity. Ang labis na asido ay nagiging toxic at dahilan ng mga allergy sa balat, ilong, baga, mata, bibig, lalamunan at iba pa, gayon din ng pagbabara sa loob ng ating katawan. Ano-ano ang mga pagkaing maasido or acidic o lumilikha ng asido or acid forming? Lahat ng pagkaing ating niluluto sa kusina gaya ng kanin at ulam ay pawang maasido. Lahat ng processed foods na nagdaan sa matinding init ng pabrika ay pawang maasido rin. Ang mga pagkain sa sandaling dumaan sa matinding init ay nagiging maasido. Dahil dito, sa cleansing diet ay bawal ang mga lutong pagkain, kaya bawal ang kanin, tinapay, ulam o mga processed foods dahil lahat sila ay maasido. Ano kung gayon ang dapat kainin sa cleansing diet? Dahil sa bawal ang lutong pagkain sa cleansing diet, halos sariwang prutas at gulay lamang ang kinakain dito dahil sa ang mga ito ay alkaline, ang kakontra ng acidity. Subalit huwag ninyong pagsabayin sa isang kainan ang prutas at gulay. Ang prutas kasi ay nalulusaw na sa ating katawan sa loob lamang ng isang oras, samantalang tumatagal ng 4 na oras ang gulay bago malusaw. Kung kayo'y nag-almusal ng prutas, ay pawang prutas lamang ang kakainin. At kung gulay, ay pawang gulay din ang kakainin, gayon din sa tanghalian o hapunan. Prutas kung prutas at gulay kung gulay, huwag paghaluin. Ano-ano ang prutas at gulay ang dapat kainin sa cleansing diet? Lahat halos ng prutas at gulay na sariwa, may mga dinadamihan lamang sa bawat particular na sakit sa sustansyang taglay ng naturang gulay o prutas sa gayong karamdaman. Halimbawa, kung ang isang tao ay may ulcer, dadamihan niyang kainin ang hilaw na repolyo dahil sa taglay nitong vitamin U na mabisa sa ulcer. Subalit makakain niya ang iba pang prutas at gulay na kanyang naisin dahil sa ang mga ito ay sariwa at pawang alkaline na lunas sa acidity na pinagmula ng kanyang ulcer. Kung may kidney stone o bato sa bato, damihan ng buko juice at mga citrus dahil sa ang mga ito ay tumutulong para lusawin ang kidney stone. Subalit, maaari din naman siyang kumain ng mangga, papaya, pinya, saging, avocado, carrots, pipino, singkamas at iba pa para siya mabusog habang nasa cleansing diet. Maaari bang pawang prutas na lamang ang kainin at wala ng gulay sa cleansing diet? Maaaring pawang prutas lamang sa almusal, tanghalian at hapunan kung hindi pala kain ng gulay. Subalit hindi pwede kung may diabetes dahil pag sumobra ang tamis ng mga prutas ay magpapataas din ng blood glucose level. Sa isang diabetic ay dapat na 70% o higit pa ang gulay sa cleansing diet tulad ng pipino, carrots, singkamas at iba pang gulay na magkakain ng hindi na iluluto. Kung problema ang pagnguya ng hilaw na gulay dahil matigas, ipinapayong gumamit ng blender, almires o gadgaran. Paano kung marumi o hindi sigurado sa kalinisan ng hilaw na gulay? Dapat hugasan sa pamamagitan ng tumutulong tubig mula sa gripo sa loob ng 3 hanggang 5 minuto ang gulay upang linisin ang mga mikrobyo o kaya'y pesticide yung maaaring naisik dito.
Maaaring itubog sumandali sa mainit na tubig ang gulay para patayin ang mikrobyo. Maaari bang gumamit ng suka, mayonnaise, butter, arnibal o asukal sa gulay? Hindi, pagkat lahat ng mga ito ay maasido. Maaari ang kaunting iodized salt sa kaso ng goiter, subalit bawal din ang asin kung may hypertension o kidney stone. Kung nais na pampatamis ay pwede ang raw honey, subalit ang mga honey at molasses na processed sa init ng pabrika at kadalasang nabibili sa mga groceries at supermarket ay pawang acidic at sa gayon ay hindi pwede sa cleansing diet. Maaari bang magtrabaho habang nasa cleansing diet? Pwede, dahil sa ang gulay at prutas ay mayroon din namang calories para magbigay ng lakas sa ating paggawa. Ano ang kaibahan ng cleansing diet sa fasting? Sa cleansing diet ay may kinakaing prutas at gulay samantalang walang kinakaing anuman sa fasting kung hindi pawang tubig lamang na alkaline ang iniinom. Subalit hindi lahat ay ubrang mag-fasting tulad ng mga buntis, nagpapasuso ng sanggol, lubhang anemic, napakapayat na may malubhang sakit na gaya ng tuberculosis. Sa gayong mga kaso, pwede silang mag-cleansing diet. Paano ang marapat na paraan sa fasting? Upang hindi magutom sa oras na nakasanayang kumain ng almusal, tanghalian, hapunan at merienda, unahan o sabayan ang pag-inom ng 2 hanggang 4 na basong alkaline water o pangkontrahin ang hydrochloric acid na panunaw nating nananaog sa gayong oras at nagpapahapdi sa ating sikmura. Bubusugin din tayo ng alkaline water dahil sa ang malaking bahagi ng ating kinakain araw-araw ay tubig. Matapos ang 3 araw ay hindi na mananaog pa ang ating panunaw, kaya sapat nang uminom tayo ng 1 basong tubig tuwing mauuhaw sa nalalabing mga araw ng fasting. Ano ang alkaline water? Iba pa ba ito sa tubig mula sa gripo o poso? Ang alkaline water ay tubig ding mula gripo o kaya'y poso, subalit ito'y nagiging alkaline mula sa pagiging acidic sa pamamagitan ng treatment sa ating natuklasang Erniform. Ang acidic na tubig mula sa gripo ay isa pang pinanggagalingan ng sobrang asido sa katawan at ng ating mga sakit, lalo pat iisiping higit na 70% ng ating katawan ay tubig. Kaya pinaka-effective sa buong mundo ang ating cleansing diet at fasting ay dahil sa alkaline water na iniinom dito. Ang paraan ng paglikha ng Erniform water ay itinuturo sa health seminar. Ano-ano ang mga sakit na napapabilis ang paggaling sa cleansing diet at fasting? Napakarami at kabilang dito ang mga sakit na pabalik-balik at napakahirap pagalingin ng ating modern medicine. Tulad ng sinusitis, migraine, allergic asthma, gastritis, skin allergies, hypertension, ilang uri na sakit sa puso, mga problema sa menstruation, gout, rheuma, nervous disorder, cyst, tumor, mataas na kolesterol at uric acid, ilang problema sa mata, tainga, ilong, lalamunan, tiyan, bituka, prostate gland, atay, utak at iba pa. Kung nasa inyo ang ilan o maging lahat ng mga sakit na ito, halos sabay-sabay silang gumagaling dahil sa nalilinis natin ang ugat na pinagmulan. Itutuloy ba namin o ihinto na ang mga resetang gamot sakaling mag-cleansing diet? Maaaring ituloy, lalo na ang mga antibiotic na masamang ihinto. Kung may impeksyon o sakit na bunga ng mikrobyo, maaaring gumamit ng natural antibiotic tulad ng bawang, ang tinaguriang nature's most powerful antibiotic.
Ang bawang o garlic ay gulay at maaaring isabay sa cleansing diet at dapat din kainin ng hilaw at huwag iluto upang mapakinabangan natin ang sangkap nitong allicin at iba pang sangkap nitong antibiotic effect. Mainam ding paghaluin ang bawang raw honey o molasses sa pamamagitan ng blender o paggayat sa bawang dalawang bahagi ay honey o molasses at iisang bahaging bawang. Sa bata ay isang kutsarita at sa adult 13 anyos pataas ay isang kutsara, tatlong beses maghapon matapos mag-almusal, tanghalian o hapunan. Gaano katagal ang cleansing diet at fasting? Ang ideal cleansing diet ay 2 hanggang 3 linggo at ito ay gagawin ng minsan o 2 beses sa 1 taon depende sa sakit.